Welcome at magandang buhay mga kakusina! Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, saan man kayo naroroon. Ngayong araw, magluluto naman tayo ng isang pagkain na paboritong paborito ng mga bata. Ang Mala Jollibee Crispy Fried Chicken. Ipabahagi ko naman sa inyo kung paano ako magluluto nito. Umpisahan na natin. Ito na yung manok. Nahiwa ko na rin ito. At itong pizza pakpak kita lang ang gagamitin ko dito. Yung backbones nitong manok, hindi ko muna sinama. Gagamitin na lang natin yon sa iba pang mga luto. Maglalagay lang ako ng konting mainit na tubig dito para lang matunaw agad itong asin. 2 kutsarang asin at 2 kutsarang paminta. At sasamahan na rin natin ng dahon ng laurel. Ginagawa natin ito para sumiksik at magkaroon ng lasa ang laman mismo ng manok. Siguro nakakatikim na kayo ng fried chicken na ang parting ibabaw lang ang malasa. Pero sa loob, wala na kayong malalasahan. Yun yung sinausaw lang basta sa chicken mix or sa harina bago niluluto. Ibabad ko lang ito ng mga 8 hours. At para maiwasan ang pagkasira ng karne, ilalagay ko lang ito sa refrigerator. Makalipas ang 8 hours, aalisin na natin ito sa pinagbabaran. At sisiguraduhin lang natin na makatulon ng maayos ang tubig nito. At habang pinapatulo natin yan, gagawa naman tayo ng pangsarsa. Ito na yung ating harina. Ito naman yung cornstarch. At chicken mix or crispy mix. Maglalagay din tayo ng paminta. Puting paminta ang gamit ko dito. Chili powder. Paprika. At asin. Itong chili powder optional lang to ha, dahil siguradong hindi magugustuhan ng mga bata ang fried chicken nyo pag nilagyan nyo nito. Imimix lang natin ito. At magbabati naman tayo ng itlog. 4 na itlog ang gagamitin natin. Ngayon naman, andito na lahat. Itong manok, itlog, at yung minix natin na iba't ibang ori ng powder. Ikot muna natin itong manok dito sa powder. Gagawin lang natin ito hanggang sa matapos. Ngayon naman, dito naman tayo sa itlog. Pagkasawsaw ko dito sa itlog, ibabalik ko lang ito dito sa powder. Ginagawa natin ito para maging crispy ang fried chicken natin. Ganun lang kadali, di ba? Itutuloy lang natin ito hanggang sa matapos. We'll be right back.
Magpapainit naman tayo ng mantika at lulutuin na natin. Sisiguraduhin lang natin na sakto na ang init nitong mantika bago natin ilagay itong manok. Dahil wala akong thermometer na panukat sa init ng mantika, tansyahan na lang ang gagawin natin. Mas magaling pag marami ang mantika na gagamitin ninyo para nakalubog yung buong manok sa mantika upang sa ganun pantay ang pagkakaluto nito. Dahil wala nga tayong panukat na thermometer para malaman kung luto na ang loob ng manok, sabi ko nga, tansyahan na lang. Diskarte kumbaga. Kita nyo naman, di pa luto yan. Pero makikita na natin na crispy-crispy na ang balat nito. Itutuloy lang natin. Ito na yung first batch natin. O diba? Nakakatakam na. Mamaya, lantakan na natin yan. Isasalang ko na itong second batch. At habang niluluto natin yan, gagawa naman tayo ng gravy. Magmix lang ako dito ng harina at cornstarch. At isasalang na natin. Maglalagay lang ako ng konting tubig. Konti lang muna. Magdadagdag na lang tayo mamaya. Chicken nor cubes. At konting soy sauce. Durugin lang natin itong nor. Gaya ng pagdurug niya sa'yo. Ito naman yung diniliot natin na harina at cornstarch. Maglalagay din tayo ng garlic powder at puting paminta. Haluin lang natin hanggat sa mag-sticky na ito. Kung kinakailangan magdagdag ng tubig, magdagdag kayo ha. Basta kunin nyo lang yung saktong lapot nitong ating gravy. Titikman lang natin. Lamig kayo! Tapos na tayo dito sa gravy. Itatabi lang muna natin ito. At itutuloy lang natin ang pagluluto nitong manok. Ito na, tikman na natin. Wow! Perfect ang pagka-crispy nito at ang lasa. Juicing-juicy pa ang laman. At idagdag pa itong napakasarap na gravy. Dahil sa manok, bida ang saya. Shoutout nga pala sa nag-request na itong recipe na to. Siya ang iyong kapitbahay. Shoutout sa'yo. Pakibisit at pakisupport nyo na rin ang kanyang channel. Eto na, kaya na tayo. Kung nagustuhan mo naman ang video na ito, baka pwede mo itong i-like and share. At kung di ka pa nakasubscribe, pakisubscribe mo na rin ako
at pakipindot ng bell all button para updated ka sa mga bago kong upload na videos. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood. Mag-iingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!